Yes, Henry, sa kalagitnaan nga ng kanyang talumpati, ay muling iginiit ng Pangulo ang anyay independent foreign policy ng kanyang administrasyon. Anya, hindi magtatago ang Pilipinas sa anino ng anumang bansa. Pero sa mulit-muli pa, sinabi niya na walang kalaban-laban ang Pilipinas kapag naging agresibo sa posisyon kontra China sa usapin ng West Philippine Sea. Anya na iparating na niya ang posisyon ng Pilipinas sa ASEAN at sa United Nations kaugnay sa panalo sa arbitral ruling. Pero paniwala ng Pangulo, hinding-hindi makukumbinsi ang China na kilalanin ito dahil nga sa paniwala na ang nangyari ay hindi naman arbitration dahil ang posisyon lang ng Pilipinas ang narinig. What will I do with a document that is not bind China because they were never a part of that arbitration? There was really no arbitration at all because it was only the Philippine side was heard. I do not want to insult these people pushing me for something more than what I can handle. At anong gusto nila makipagira? Do something. What they do something? Do you want war against China? Well, I'll tell you, even on the coast, beach of Palawan, before you can take off, the missile of China would be there in about 5 or 10 minutes. It would be a massacre if I go and fight a war now. We are not yet a competent and able enemy of the other side. Ang hindi binanggit ng Pangulo sa SONA, mismo ang China ang tumanging sumalang sa arbitration at naaayon sa proseso na magpatuloy ito. Muli ring pinuri ng Pangulo ang China sa tulong nito sa gitna ng pandemya. When the pandemic struck, the first country I called for help was China. President Xi, sabi ko, President, we have no vaccination program here because we do not have the vaccines. We have not been able to invent one. We might have a hard time. He said, no, it's okay, we'll send you. And he sent us, I donated about 1,500,000 of vaccines. Ganon, kaya sabi ko, ako, lalo na kami mga Bisaya, mabigat sa amin yan, for us Bisayans, yung utang na loob, mabigat talaga yan. Hindi mo mabayaran ng ano, pero pag may utang na loob ako sa iyo, you can be sure that I will be your friend, a true friend, and die for you. Ibinida rin niya ang Build, Build, Build high-ticket projects, kabilang ang Ortigas-BGC Link at Skyway Stage 3 na sinimulan sa panahon pa ng namayapang Pangulong Noynoy Aquino at ipinagpatuloy ng kanyang administrasyon. New Clark City Passenger Terminal, pati dagdag na mga bagon at mas pinabilis na MRT. Git niya hindi naging prioridad ang Davao City sa kanyang nakanyang pinagmulan sa Build, 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 kaya ang Davao City Coastal Road Project matatapos sa 2023 pa. Why is Davao last? Kasi sinabi ko sa kanila, unahin ninyo yung buong Pilipinas during the initial years of my presidency. I told the economic managers and the DPWH, pati si Art Tugade sa transportation, unahin ninyo ang Luzon at ibang areas sa Mindanao. Do not look into the political entrails of this city and other provinces.
Binanggit din ng Pangulo ang pagpapalawig sa expiration ng passport at driver's license, maging ang posibilidad na gawing 10 taon na rin ang license renewal. Pagdating naman sa katiwalian, inamin ng Pangulo na mahirap itong tuluyan na mapuksa sa loob ng 6 na taon. But corruption is endemic in government. You cannot stop corruption. Nobody can stop corruption unless you overturn government completely. If I were the next president, if you think I really need, there's really a need for you to change everybody in the system, then you declare martial law and fire everybody and allow the new generation. Muli ring nanawagan ng Pangulo na ipasa ng Kongreso sa nalalabing mga buwan ng kanyang termino ang ilang priority legislation na itinulak niya sa mga nagdaang SONA. Mayorya kasi ng 21 panukalang batas na itinulak niya sa SONA 2020 ay hindi na ipasa. Henry, ibinida rin ng Pangulo na sa ilalim ng kanyang termino, nagbaba ang Malacanang ng 138 executive orders, 86 memorandum circulars, at higit 1,000 proklamasyon. Henry? Maraming salamat, Ina Reformina!